dapat kasama na may ang pasensya at ang kinabuhi. Napakasimple. Mangutalang ka paano? Sometimes, sa simbahan lang ka, pleasing sa Gino. Sa simbahan lang ka, may lang kaadlo, may lang ang kaptahog, pero pag-abot sa gawas, wala kang pakialam kung sa nila. We ought to please God in and out of the church. Amen. Mauling nga wala sa katilang o physical death. Duwalang katao ang ikuha ng didiritsong langit na wala nakasulay o nakatilaw ang physical death, si Enoch o si Elijah. Now, nga naman nasunti ko kanina na si Enoch ay kahit ng church, ng Christian, tungkol ka ng sunod kaniya ay sinito sila ang dinuwa. Ano ang type dinuwa? Of course, di ang kapadong sa ikangatulong na tao. Ang type dinuwa is the nation of Israel na may agro tribulation. Noah went through the flood. And is the type of the tribulation. Israel, sila ang nasyon sa Israel na may agro sa tribulation. But bago nagabot ang lugo, God called Noah. That's the type of the church. Amen. At maunang may tabok ka nato. That's why we will not go through the tribulation or the flood of God's, fire testing the mission of Israel. So he walked with God. Inaon pa makita ko, bantayan nato, ang lifestyle nato, ang music nato, ang pananamit nato, and the way we talk is God placed on the words that come out from our mouth. Is it least pagkakipag-istorya na sa ubang tao? Is it least kung ano ang atong pagkinabuhi? Inaon pa na we will be like Enoch, pleasing God. Amen. Number 3, Hebrews chapter 11, verse number 7. By faith, Noah being warned of God of things not seen. Ano yung ginawaan sa iya? The flood. Being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. If faith made Abel to worship God, faith made Enoch to walk with God, faith made Noah to work for God. Now, hindi siya nag-work, uskun ko para maluwas. Luwas na siya daan, by faith, nagsalit na siya sa Ginoo, ang iyong ibuhat, ang faith nga na ay nagpakita, ebidensya, at tinuod man mga isoon ko kung ang atong kaktungo buhi, mundudus na siya. Mupakita ng ebidensya. Minsan, mahigong ka sa ubang mundo, may pagtungo ko, pero walang bunga, walang manifestation. Dapat i-check na ito ang atong kagtuo. Living ba? Alay ba ang atong kagtuo? Naa ba ang kakitaan? Kahit di makita ang kagtuo. And if may bakit, kan siya yan faith. Pero paano kung may bawang may kagtuo ka? By the way you work, by the way you live, by the way you manifest that faith through your work. Amen. Hindi ko na mapakita sa invisible na paano. Pwede na natin inundia, I have 100% faith. Pagka nakatay mong alay na magpakita na na we know at casting God, ang pagtuo nga na ay nagpakita ng trabaho. He obeyed the Lord, Noah lit an ark and went to destroy the whole earth with blood. So mungingon si Noah, hindi may naapatang ribawan during that time, walang ulan-ulan. Kung ako ka si Noah, huwag mag-ulan ko ng blood na walang ulan-ulan. Okay. 400 years. Diliuso ang ulan during that time. Jiulang ang tawag sa Bible. Amo. So paano ka mutuko ni anak? It's just like this. Tawag mo yun. Tinukod ba ng rapture na magpulupan mo? O kita lang tuutas na hindi sila katukod niya. So, the same principle, wala sa kakita ng tama na naglupad, wala sa kakita ng baha, that's why wala sa kanagtuo. But Noah believed in God. At nagkapagtuo, may trabaho siya. At ang arka Maria na himo, nakaluwa.
luwas sa iyang kanimalay. Of course, para kami sa kanan, kaya ang kanan ng ID, iimbita na musulot sa arka. That's the reason why we are giving warning to the world today or to our community. Ato inatarlan o warning ng atong mga silingan, ng atong syudad, by way of our ministries here, para na sila makapangandang, pero walang kamay mo kundi sila. Grabe ang unbelief na ng tao karon. More on materialism instead of trusting God by faith. So mauna ang trabaho ni Noah, at kung ang atong pagtuo buhi mo sa God ko, we will be like Noah. We will work for God. And there's no reason dili ka magbuka, there's no reason dili ka maglambo as a church kung naa inumod ng atong mga pagtuo. And that is discussed by James in chapter number 2. Wala kung tayo na ato anak. Mauna niyang argument ko, kung buhi ang pagtuo mo, sabi niya, show me your faith and I'll show my faith from my words. So ang dadaan ang tao ng iyong pagtuo, ay ang yaman ng tuo mo. The devil believes and tremble pa, matod sa Bible. So check niyo yung pagtuo niyo. Amen. Is it alive? Is it a living faith? Kahit kung buhi ka pagtuo, may naang resulta, may naang trabaho na magawas. Pag walang trabaho na magawas, you can conclude na hindi buhi ang pagtuo, that means balik ka sa uno, hindi ka tinod galawas. Amen. 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 Number 4, we have now the man named Abraham. Si Abraham na ang sunod na itong atao. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Ang nang ginapamitan na itong masudan. Nothing wrong kung may mga nindot ang balay din eh. For convenience sake, pero ayaw yun ibutan ang tibubok mong pagsalin ni Ana. Magubak na siya, gumalaba ng mga material na magandang din eh. Ang dapat mo sa ligan, one day, we will be living in a mansion, a city which had foundation, whose builder and maker is God. Of course, Japan, Korea, Hawaii, of course, United States of America, by the way, sa United States of America, ang 50 states, iba-iba ang mga tradisyon din. Parang matang states doon, parang isa din ka antik. Hindi pariho. Pati ang mga binataon sa tao, hindi kataon sila grabe sa Tennessee, bago sa Florida, mag-iak-iak sila. Ha? Are you kidding me? Grabe? No, no, no way. Pero dito naman sa Florida, bukamos na isla, muyak-iak naman po na ang taga-Tennessee. So iba-iba, pati ang ilang accent. Southerner, Northern, Central, Mountain, lahi-lahi ng ilang mga accent. So parang nag-deal ka rin sa isa ka, bawat state o sa mga country. At lahi-lahi po ng ilang mga teknolohiya, lahi-lahi ng ilang mga structure sa building nila. Lahi-lahi ng mga labit-labit na nahaluan na sila ng mga langyaw, hindi na yung original, nahaluan na sila ng mga langyaw, gikan sa Russia, Italy, ano pa yung mga European countries, so lahit-lahit ang mga culture, tradition na nagsulubihan. Nakapunto kung ano yung dalawang kini, as I travel to these countries and to these states, lahit-lahit mga structure ng mga ngiling-ngiling nila kapiling. Maka-appreciate ka sa bilang pagkabuhatan niya, kasi artist ako, ito nakapita ko ng building, ako siya muna panunyod eh. So makakuan ka, pagsulod mo, kita mo ang mga design. But nothing compares to the city. Amen. Kung
Busod mo man ang tanan ng mga building dito, kanan na architect ang mga design. Nothing compares to the city of God. Oh, nang nag-joke na wala, hindi wala na ito. Walang pwedeng bumugya sa architectural design. If God is the greatest architect by making the universe, how much more making a city for his people? Amen. So number four, faith made Abraham holy, trust in God. Nagsalig yun siya, ibuok niya, napanatampalataya, isalig niya, unang ipagawa siya sa iyong country, dato siya, bigyan siya sa isa ka rich na family. May mga gold, cattle, silver, and that was found in the book of Genesis, chapter 12. So meaning, milyonaryo ang angkan ni Abraham. Pero nung itawag siya sa Ginoo, I want you to go to that land, the land I promised to your people. By faith, Abraham obeyed. Ibigin niya katong mga karamihan niya. Ibigin niya katong mga prestige na naakan niya. Ibigin niya ang mga world niya. And then obeyed God. Walang dala, anak ka lang, and you cattle with him. At isunod niya ang itupan niya ang sugo sa Ginoo. He only trusted in God. At kay Manusia, ang iyong inatuman ay ang pinakadakot ng Diyos na maong nagatuka sa Ginoong kalimutan. And that's why Matthew pa, samtang siya nagasunod. Dapat din nagpapangutan ng iyong mga anak kaya nga mga ram, riches to rams na manda. Mga amanta kanagyahan na ito ang ibigin mo. And then nagadisod na. Ingon niya siya na, don't you worry na. We're looking for a city whose builder and maker is God. Kaya ka mo, maunin lugar na ito pinapalita ng anak. So faith made Abraham holy and trust in God. Ang ikagawa na testing sa kanya, yung ipa-offer ang iyong anak. Ang kaisang-saning anak. Go with me to verse number 17. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. What made Abraham offer his son Isaac? Nakabalo naman siya. Una pa lang gaman, diingnan siya sa nito, Abraham, I'm going to give you a seed. At ang seed na ito, walang lahat kundi sa Isaac, dito magagawas ang angkan ng Israel. Mauni ang magiging angkan ng tibok Israel. Kasi si Isaac, si Jacob ang nagsunod. And Jacob became the father of the whole tribe. Now, what will you do? Pag-ibon sa Dino, Isaac, pagyan ng mong anak, iupay ng kanak. Di ka ba may bro? Naimuan mo. Di mo ipangako na mauni ang gawasan ng nasyon sa Israel. Nano man ipapatay mo sa akin. Nano man natuman niya ito by faith. Tungod sa niyang patuo, iya isunod ang sugo sa Ginoo. And this is one thing na ako kanuna itinadala ka ninyo. Nano man, kung sa mga patuo ni Abraham. Mauni, accounting, verse 19, by faith, iupay niya na sa Isaac, patyo niya na niyo. Kung wala lang galing sa kingan sa angin, hiyan na doon na pan. Dunggapon sa kutsilyo, patyo niya na. Pero kung sa mga nagtabo, accounting that God was able to raise him up. Nagtungo si Abraham na kung mapatay naman si Isaac, nagtungo siya na God will raise up his son again. Amen. Kaya nga naman, because he believed that God has the power and aside from that, kay Manusia, na dinit mubuak ang Ginoo sa iyong promise, God will never break this promise na magagawasan si Isaac ng mission of Israel. So kung mapatay ko man eh, bahala na nasabi ko i-raise up ni sa Ginoo. Accounting that God was able to raise him up even from the dead, from which also he received him in a figure. So ato makita ang pagtuo na bisan pa destinan mo, sundo niya lang yapon, andam siya patyo ng iyong anak, kundi tungod kay hindi na nagkukmang iyong anak, dinamin ang word na bigatin sa diya. Kaysa isang anak, and that is a type of Jesus.
Jesus Christ, the only begotten Son of God, and Isaac is the only begotten Son of Abraham. Nakita mo ang type din si Abraham, ang type ng Father, and Isaac is the type of Jesus Christ na willing ihatag ang ilang pinabuhi. Okay, move to the fifth person now. Fifth. The next person is, look at verse number 20. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Sa nabing kabersikulo ang hatag niya, pero pwede natin may ma-applyan. Ano man ang nagkaroon kay Isaac? Nung i-offer siya ni Abraham, look at his attitude. Going into Genesis 22. Genesis 22. To save time, dili na lang kung diretso sa verse number 6. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Now, imagine, samtang nagpasaka na sila at sa Mount Moriah, sa bundok. Una, dadala ng wood and fire si Isaac. And later on, ginuha niya ni Abraham. And then, may knife na. Habang nagpasaka, kamo din naman kung baan, sa tatay niya. Pero kita mo ang full obedience ni Isaac. Wala siya ng biglang, wala siya ng mutana, he just willingly obeyed. So Isaac spake unto Abraham, his father, and said, my father. And he said, here am I, my son. And he said, behold the fire. May kayo na tayo at manahan kayo. And behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Asaan ang lamb for a burnt offering? And Abraham said, my son, God will provide himself. You need to underline that word, God will provide himself a lamb for a burnt offering. Amen. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of. Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Nothing came out from the mouth of Isaac glimmering before God. Habas ko rin dinatalin ka, then di anda ng altar, and then di butang ka na dito. Pag butang siya mo, dinatalin ka pa. Siyempre, grabe na siguro din mo nga kisik-kisik. Oh! Huwag siya nga pumunta! Kasi din mo nga kisik-kisik dito. Ha? Grabe nga pagtuponin kita, maulanan lang lang, kisik-kisik na lang, hindi na kusin ba? Ha? Mga may gamay na makapsulay sa ato, wala ka tagaling ikain, wala ka tagaling. Nagkuha na ka, reklamo na ka sa Ginoo. Look at the man who was willing to obey the will of God. Amen. Kapalo siya, nasa ang gamito na sakripisyo, nasa tali na, maybe ang silence ni Abraham, patingon ni Abraham na God will provide the lamb. Sayon si Isaac, nasa aking pagigda din eh, wala duda, God will provide the lamb. Nagtungog yun siya sa iyong amahan. And indeed, nung stretch forth ni Abraham sa verse number 10, ang kanyang hand, and took the knife to slay his son, the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham! And he said, here am I! And he said, lay up thy hand upon the land. Neither do thou anything unto me, for now I know that thou hearest
saying that thou hast not withhold thine only son from me. Ang damga nga ang ato. Mauni ginapakita ang napagtuko sa Ginoo sa ato. May mga pagbagay kung na isang Diyos na pangayong sa ato, dapat magiging willing ka, ihatag sa iya, kay after all, ilisan sa Ginoo ng mas maayon ka. Minsan, sige na itong nga kapit sa bagay na ginagawa sa Ginoo. Nasumpi ko na kanunay, pag ang Diyos kukuha ng bagay ka na ito, may plano siya na ilisan ng better yung bagay na yan sa Ginoo. That's why you want to get that. Kaya murag ka, diha na lang ang pagsalig na ito. He has some better things for us. So if we lose something, don't claim or don't ask question. Sabihin mo, Lord, thank you. You have some better things for me. Number six. We have now Jacob. And you are stating in Genesis. So I put us at 32. Strange naman itong nangyari kay Jacob. He faith made Isaac willingly obey the word of God. Faith made Jacob to reason with God. Saan nagsimula ang ministry? Sa kay Jacob and God. Hindi sa WWE ba na? Nagpuso ang wrestling, nagsimula ang original wrestling sa Ginoo. Genesis 32. Verse number 25. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. And he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. And Jacob asked him and said, tell me, I pray thee, thy name. And he said, wherefore is it that thou hast asked after my name? And he blessed him there. Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Very strange illustration of patience. Ang lesson na ito makatunan din eh, what ibuyan ni Jacob ang Ginoo until na natuman ang request niya. What was his request? Bless me. Bless me first! He wants to, of course, draw an angel this year, but according to the Bible, this is the Christo, Jesus Christ, this morning ang nagpakita and nagvision. Of course, sa man-to-man, ibig Diyos, kaya kung Diyos ka ang kalaban mo, asama ka. Ginuyog ka lang, siguro, kansik na ka. O gintindig ka lang, wala na ka. So man-to-man, humanity versus humanity. So nag-resolve siya. Ngayon, kung di niya buyan, ingon niya, di niya kabuyan, kung dilin mo ako, i-bless. This speaks of patience in our prayer. Minsan, umundang na ka, kaya na, pulaan na ka, murag na, discouraged na ka, ingon ka, wala na. Kinigilin na ito, illustration eh, na wrestling with God patiently until God answers the prayer. Amen. Grabe kung naampo ni Ani. At pauling verse na ipakita sa ako sa nilo, negative ang response ng Daniel. Nung ginegosyate ko, o nasa tanan, sabi niya, naka-reserve na nasa tatlo. Kung ihatag ko pa na si Patagan na ka, baka pagka, imposible na ito sa iyo. Ay una, sabi niya, ang big of life. And they're offering me 120,000. Ang sumunod, yung arena na naikita. And they're offering me better than 100,000. And then, katulo, another
Diyos ka. Ikaw upat ka. Sabi ko, sige lang, tanawin mo lang lugar. O sige lang, basta sabi ka, tanaw lang. Pero hindi ko mag-negotiate sa inyo. Kailangan ako kumintin sa tatlo. Ito sige lang, tanaw ko. Sulod ko din eh. Ulat siya sa gawas. Nabihan niya lang ng gate lang. Sulod ko. I kneel down and pray and ask God please kung maunan yung lugar na 10 years kami nag-ampo na mahatagan ako ng lugar dito sa city. Lord, please touch the heart of the owner. So, huwagin, ulit ko, tawag ko ang mga men, ang buhan ako na musugod siya. Pagkaman, pagka ampo na ako ni Ato Magami Una, nag-set na naman ko ng appointment to talk to him. Sabi niya po, what? Sabi ko, mag-storya lang po sa inyo.